Yon mga lodis, no, welcome back again to my channel mga lodis. So another video na naman for this vlog. So ngayon mga lodis, kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe mga lods ha. And syempre, i-hit mo na rin yung like button para good style dyan. And syempre, i-ring mo yung bell para updated tayo sa lahat ng videos natin mga lodis. At i-share mo na rin. So ngayon mga lodis, for today's vlog, may pupuntahan tayong breeders na naman na lodis natin. Ito ay taga rito lang din sa Las Piñas. Kaya ibibisit natin siya. Itutur tayo sa kanyang backyard mga lodis. So bago yan, intro muna tayo. Andito na tayo ngayon sa loob ng bahay ng i-visit natin. So dito yung pinaka backyard niya. So puntahan na natin. Ayun mga lodis, no. Andito nga pala tayo sa may moonwalk. Dito lang yan sa may no, Bautista compound. Dito lang sa Las Piñas City mga lodis. Upang puntahan nga yung pupuntahan nating idol mga lodis sa pag-breed ng mga guppies, no. So ayun, pupunta tayo. So ito nga pala mga lodis, ipapakilala ko sa inyo, no. Ito pala si Sir Roberto ang ibibisit natin ngayon, no. Siya, Sir, pwede mo ba kami itur sa backyard mo? Sure. Yun. So mga lodis, so dito rin nang galing yung mga iba kong mga guppies na quality mga lodis, no. So ito, yun rin yung ginamit ko mga materialis para sa mga breeding natin mga lods. So ayun, mag-iikot tayo sa backyard ni Sir. Yun. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, without my nose and head, heart doesn't go the trend. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD. The people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't. Is everybody stoned? I grown, cause I'm sick of mediocre. Ayun mga lodis, to, nakita nyo naman yung laman ng mga tanks ni Sir Roberto. So meron lang tayong konting katanungan. So Sir, sa sobrang dami nito, ano po ba yung mga pinapakain nyo dito sa mga guppy? Pali nagbibilis ako. Bibilis sa umaga. Tapos pagdating sa tanghali and hapon naman, pinapakain ko siya ng mga mix na commercial food. Okay. So, yun nga mga lodis. So, isa-isang araw po, one time lang po kayo napapakain ng BBS? One time lang. Okay. The rest, ano na yung mga pellets na yung mga lodis. So, pangalawa po, paano ka po nag-water change? Or daily ba? Or per week? Ganun po.
Well, before ang ginagawa ko ano siya, daily. So minsan masyadong matrabaho kasi pag marami nang medyo kumakain ng oras. So ginawa ko siya mga every other day. Tapos ngayon naglagay kasi ako ng ano, ng snail. Snail. Malaking tulong din kasi yung snail. So na nakaglagay ako ng snail na go water change ako twice na lang a week. So malaki talaga yung tulong ng mga snail sa mga tanks natin. Malaki. Dahil sila rin yung kumakain ng mga ano, mga leftover foods. Ayun. So yun sir, sa dami na itong mga guppies, hindi naman natin maiiwasan magkaroon ng mga kal. So ano ba yung ginagawa natin dun sa mga kal? Mga ano, paano ba tayo magkaling? Usually pag nagkakaling kasi ako katulad sa EBT, may mga EBT kasi yung kulay puti. Ay, puti? Usually pag ganun, kinakal ko na siya. Tapos yung iba naman katulad sa mga NSSBT, minsan of course nawawala yung mga metal nila sa katawan or yung snake skin pattern nila. So minsan pag ganun, pag medyo maayos naman siya, meron akong tanks doon ng mga kal and chops. So minsan kasi may mga naghahanap ng mga pang aquascape. Yung mga AJ naman, AJBRT, minsan naman na babansot lang eh. Babansot. Then, ilalagay ko lang sa malaking tanks. Then, minsan naman nakaka-recover naman. Minsan, pag hindi na talaga kaya. Hindi na kaya, ikakal ko na. Ayun. So, itanong ko lang po, dahil nabanggit niyo po yung sa ABT na may white, parang puti. Paano po yun? Usually kasi talagang lumalabas sa ABT yun. Yung ABT puting ganon. Dalawa yan eh, it's either puti o kaya nagre-red wash sila. Saan? Sa buntot? Sa buntot naman, nagkakaroon sila ng red. Ayun mga ladies, no, na narinig nyo naman yung mga sagot ni sir sa mga katanungan natin. Ayan, may kita nyo mga ladies, meron din dito si sir mga cichlids. Cichlids po lahat yan, sir. Cichlids, yun. Ayan. Gano'n na po katagal yan, sir? Yung cichlids ko na almost 20 years na, medyo 20 years? 20 years na ako nagsisiglids. So, matagal na rin, tagal na rin, sir, no? So, ayun, sir, gano'n ka na rin katagal dito sa larangan ng pag-guppy? Actually, medyo newbie pa tayo sa guppy. So, pandemic din ako last year. So, nung pumutok kasi ng pandemic, pumutok ang COVID, medyo natenga ako sa bahay. Opo. So para may mapaglibangan ako, nag-guppy ako. Okay, so, may mga kinuhanan ako na of course na nag-re-research din ako. Tapos nakikita ko rin kung sino yung mga magagandang guppy. Talagang quality. So yung mga quality, kinuhanan natin. Mga veterano dyan. Yun. Kaya nga mga lodi, syempre kung mag-aalaga tayo, consuming time yun. Syempre yung aalagaan natin, may quality na. Yung quality na talaga yung grade ng guppy natin mga lodi, no? Ayun sir, mga itatanong lang po namin, syempre hindi po natin maiiwasan na magkasakit yung mga guppy natin. So ano po yung mga treatments natin para sa mga sakit na yon? Well, unang-una pag nakita ko may mga sakit sila, hinihiwalay ko na. Hinihiwalay ko na agad. Tapos meron na pong parang hospital tank siya. Tapos una pagka may mga fin rod ganyan, so nilalagyan ko rin ng salt yung pinaglagyan nila. Tapos meron na pong mga gamot na ginagamit na para sa mga pin rod o kung ano man yung mga sakit nila. Ayan. Ayan nga, si sir din yung mga nagturo sa akin mga lodis, no, kung ano yung dapat kong bilhin na gamot or meds sa mga may sakit mga lodis. No, so dito, papansin natin meron si sir mga 2.5. So ito po yung breeding tank ni sir. So ano po yung strategy mo sa pag-breed, sir? Bali kasi pag nagbe-breed ako, nilalagay ko lang sila sa maliit na tank. Kasi nasubukan ko na yung sa malaking tank. Pag malaki kasi, masyadong malaki yung habulan nila. Natakbuhan. So ginawa ko, nagmaliit ako na tank, which is yung 2.5. And then ang ginagawa ko doon, pag nabuntis na yung babae, or nakita ko malapit na mag-drop, naglalagay lang ako ng hornwort. Hornwort? Oo. Kasi dati nang ginagawa ko, may cage pa ganun.
So medyo matrabaho kasi eh. Yung onward po yung pinakataguan ng mga fry. Yo, correct. Yun ang nagiging taguan nila. So doon ko na lang ina-harvest. Ayun nga mga lodis, no. So yun yung strategy ni sir sa pagbe-breeding, no. So sir, napapansin ko dito, so isang female, dalawang male, bakit po ganun yung ibang anak? Minsan kasi ano eh, iba kasi pag maganda yung male, mamarami siya. Walang kawala yung female. Nabubuntis talaga. Kaya mas mabilis ba yun, sir? Ano? Kanya-kanya lang naman na strategy. Yung mga gumagamit kasi isang male, dalawang female. Okay. Sa akin naman minsan, ganun din. Pero minsan binabaliktad ko lang. Pero trio pa rin kung tawagin. Trio pa rin. Trio. So, nalaking ano na to? Nakakalawang tanks na to? Siguro mga nasa almost 50 yan. Ayun. Yung isa niyan. Nakulog ko lang. Actually, binigay lang sa akin. Ay, ganun. So, dito may mga, ano to, Singa Blue? Singa Blue, Singa Blue. Ayun. Dito so, po yung female. Ito yung female ko na Singa. Ito yung male. Tapos may mga juvie tayo dyan. Tapos mga grow out. Ayun. Ito na rin yung grow out. Ito yung mga grow out si sir. Mga batsalang. Batsalang, oo. So, ang papansin ko dito mga lodis, hindi talaga maubusan ng Singa Blue dito si sir. Kahit anong ano ng gabi mga lodis kung meron siya, talaga hindi maubusan dahil sobrang dami. Ano niya? So, yun, mga lodis, no? So, ang papansin ko lang din dito, hindi rin hirap si sir magano sa stock water. Di ba, sir? Okay. Importante yun sa isda natin kasi importante yung pag-water change na. So, siyempre, pag malaki na yung pinapalitan mo ng tubig, kailangan mo ng malaking lalagyan. Apo, siyempre, consuming ano yan eh, ng tubig eh. So, meron dito si sir malaking tank eh. Stock na stock yan. Yung mga ladies. So, yan, dito tayo sa ano, isa pang mga grow outs ni sir. Yun. Gano'n po kalaki yan? 5 gallons? Ito 5 gallons. Although nilalagay ko lang dito yung mostly females. Ah, females lang. Females. Tapos may mga project din. Dito naman sa lugar na to mga grow out ko ng fly. Apo. Siguro mga nilalagay ko sila diyan mga up to 3 weeks lang. Yan. Kumbaga diyan muna sila bago sa grow outs. Japan toy. Talaga ang hobby mo lang talaga yan sir, no? Ayun pala mga lodis, no? Si Sir Roberto pala yung isa sa mga nag-inspire sa atin para umgalaga dito sa mga gapis at nagbigay sa atin ng mga tips, no? So, tanongin lang natin, sir, ano po ba yung mga mabibigay nating tips para sa mga newbie, sa mga bagman pa lang na nag-breed ng gapi? Siguro, pag nag-gapi kayo, medyo, of course, kailangan natin ng tutok para doon, no? Kasi hindi natin po pwede mag-aalaga tayo kapag bayaan lang natin. Mm. So, kailangan pa rin yung tamang pag-aalaga. Talagang may oras tayo doon, no? Ayun na nga, mga lodis, no? So kung bago ka pa lang na mag-aalaga ng mga gapi, kailangan tuunan talaga ng oras. No. Ayan, so tanungin lang natin. Sir, ilan na ba yung mga strain mo dito ng gapi? Siguro nasa ano, more than 10. More than 10. Ang dami nun mga lodis, no? So, pwede ba sir natin ipakita yung mga strain na yun? Oo, sige. Meron tayo dito, Singa. So, yung mga Singa ko kasi, ito yung iba. No, nandito yung mga Singa. Tapos, meron din tayong MSSBT. Meron din tayong metal bluegrass. Yeah, may mga metal bluegrass din tayo. Tapos may mga ABT rin ako, ABT. Ito yung ABT ko, may red wash dyan pero wash. Sobrang laki niya. Mm. Kaya tinira ko siya. Mm. Kasi kakaiba siya eh. Ah, compared dun sa iba ko. So, yan. Yan, sa baba mayroon din ano. Yellow Pingo. Pingo, AJ Biati. Ayan. Napakaraming mga lodis. So, ayun pala,
kung gusto nyo bumili kay sir ng mga guppies, no? So, quality talaga dito mga lodis. Pwede nyo siyang message agad mga lodis, no? So, pwede ba natin sir ilagay yung Facebook mo? Oo, oh, sure. Yun, ilalagay natin yung mga lodis, no? So, eto siya mga lodis, no? Yun, message na agad mga lods. Baka maubusan kayo, kaso hindi maubos, no? Sobrang dami mga lodis. Message na lang. Ay mga lodis, napakaswerte talaga natin dahil, wow! May pamaryente pa si sir mga lodis, no? So, let's go! Let's go! So, ayan mga lodis, no? So, magpapasalamat lang tayo kay Sir Roberto dahil inanyayahan tayong maka-visit dito sa kanyang backyard, mga lodis, no? So, syempre, binigyan rin tayo ni sir ng maraming kaalaman, mga lodis, dahil nga sa kaninong mga katanungan natin, mga lods, no? So, ayan, kung gusto niyo nga mag-visit dito, syempre, mag-message muna kayo. Diba sir? Para may schedule, kumbaga. Ayun, anytime daw mga lodis. Basta chat nyo lang si sir. Ayan, mga lodis, ilalagay din natin yan sa description yung pinaka-location ni sir. So, ayun mga lodis, dito muna tayo. Mga lodis, thank you for watching.